yung sinasawag po nilang pasasalamat nila. Only once in a year. Tingnan niyo po ang pagkakaiba ng kanilang turo sa ginagawa natin paglilingkod sa ating Panginoon dito po sa Iglesia ni Cristo ayon sa Barong Divine. Sa Katoliko naman po, nakita naman natin kahapon o itong mga nakaraan, maaaring ang ilan sa inyo ay nagse-celebrate ang tinatawag na Maundy Thursday or Good Friday. Ako po, simula't-simula, tinuturing ko lamang po ang mga araw na ito na bahagi ng Philippine holiday. Kung kaya, pag walang pasok po, ako'y natutuwa dahil makakapag-rest tayo. Pero ito po ay hindi natin sineselebrate ang ganitong okasyon. Sa mga Katoliko po, sa kanilang paggagawa ng kanilang pagsamba, pasitahin po kung may Katoliko tayo dito o iba, mayroon pong procession na tinatawag bago magsimula ang isang pari. Kung saan papasok yung mga sakristan o ilang mga VIP na kung saan ibibigyan parangan bago ang pari. May mga salmo at mga masson silang ginagamit using the musical instrument pa rin po. Mayroon din silang tinatawag na Holy Communion na kung saan ay yung ostya ang ginagamit po nila. Pero wala pong kasamang alak. Ostya lang po ang ibibigay. Mayroon din po silang tinatawag na Liturgy of the Words and the Eucharist na kung saan mayroon silang pag-aalay. May magdadala ng mga bulaklak, rutas, alak, at iba't iba pa po mga bagay. Na kung saan, kung ito po ay ating titignan, ito po ay bahagi ng mga pagan activities o light and worship po ng mga pagano. Sa kanila, very important po na kapag ikaw ay nagkasala, we need to confess our sin sa ating mga pari, which is in contrary to our teaching. And besides, yung po tinatawag nating Catholic idolatry. Samantalang ang Buddhism practice naman po, o yung worship na tinatawag nila ay napakasimple, na kung saan ang kanilang focus ay nandoon lamang sa inner peace and wisdom. Sa kanilang paggawang pagsasamba, sila ay lumuluhod lamang. Ngunit sila ay naniniwala po sa apat na noble truth, yung tinatawag nating Dukkha, Nirodha, Samudaya at Magga. Ang ibig sabihin po ng Dukkha ay kung saan ina-acknowledge mo yung reality ng suffering ng buhay natin sa mundo ito. Yun naman pong Samudaya na kung saan ipaliliwanag kung saan nanggagaling ang mga kahirapan natin sa mundong ito. Samantalang ang Magga naman po ay yung Eightfold Path na kung saan paanong tatapusin ang mga paghihirap sa mundong ito. Dito po nakapaloob ang turo ng mga Buddhism. Sa atin po, sa ngayon, maaaring masasabi ninyo, boring po yung ginagawa ninyong pagsamba. Parang hindi masaya. Pero sa akin pong pag-aaral at sa aking pagbibigay, na kung saan ay nais mong ilahad dito sa ating tinabibilangan, tayo po ba ay sumusunod sa totoong utos ng banal na kasulatan sa ginagawa natin mga uri ng pagsamba? Kanina, sinimulan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng awitan. Masayang awitan, ngunit walang paggamit ng panito. Sinundan po natin ito ng tinatawag na panalangin.
Pinaunahan tayo ng ating kapatid para sa opening prayer. Mamaya ay magsasagawa po tayo ng tinatawag nating Lord's Supper, na kung saan ang pinakamahal-importanting bahagi ng ating pagsamba ay narito po. Ang kahalagahan nito sa ating pagsamba. Ngayon, tayo po ay nasa Bible teaching. Mayroon din tayong gagawin pag-aabuluya para po sa ikalalago ng ating Iglesia. We gathered in this church because we praise and worship our God through songs, preaching, teaching, sacraments, offerings, Lord's Supper. All these things po are all biblically supported with chapter and verses po. Na tayo ay lumalakad sa tamang kaaralan, tamang kautusan na dapat lamang sinusunod o ginagawa sa ilang sa ating panambahan. Kung may gagawin po na higit pa rito, maaaring ito ay katuroan ng tao lamang. Kailangan magkaroon po tayo ng mga tinatawag na bilang suporta po, pagbibigay, ito po yung pinakabuod na natin saan natin makikita ang mga gawain natin sa loob ng ating panambahan. The Bible teaches and guides us on the right way of worshiping our God. Worship by Christian today comes from the New Testament and not from the Old Testament. Dito po, binigay ko yung lima. Singing, praying, Lord's Supper, Bible teaching, and giving. Supported po ng ilang mga chapter and verses. Sabi nga po, bakit kailangan ang pag-aawitan? Bakit may awitan? Sa lahat naman po, diba sa mga Buddhism, wala silang mga singing. Pero lahat naman po ay meron. Napakahalaga po ng pag-awit. Music is a generic term po. Pag sinabi natin music po, lahat gumagamit po umaawit. Pero pag sinabi po natin singing, it is an specific term, okay, na dapat nating malaman po. Ang banal na kasulatan po ay sinulat sa salitang Koine Greek. Kung kaya't yung sinabi pong singing, sa Greek po ito ay salio. Ang ibig sabihin ng salio, singing without instrumental accompaniment o hindi gagamit ng ano pa man pong musical instrument. Ang ating puso po, ang siyang instrumento. Sabi po sa Ephesians 5:19, na kayo'y mga kusapan ng mga salmo at mga hino at mga awit na ukol sa Espiritu, na mga aawitan at nagpupuli sa inyong mga puso sa Panginoon. Sa ngayon, napakarami pong mga religious organization. Okay? Bakit ko po napansin yan? Ito ang ginagawa nilang pang-akit, lalo na't sa mga kabataan. Kapag masaya ang mga awitan, tugtugan, makikita niyo po, very energetic. Yun ang gusto nila, yun ang maingay na gusto nila. Pero kung papansinin po ninyo, nasaan yung solemn na tinatawag? Hindi po ba distraction ang makukuha natin? May mga pagkakataon na gusto din naman natin po yung musical instrument, ngunit hindi natin ito pwedeng gamitin sa loob ng ating panambahan.